Hindi lang red light ang nabit ng isang model sa Maynila, literal, nabitin sa panunutok ng babae ang sumita sa kanyang traffic enforcer. Pero kung siyang may violation, paano siya pang nanakit sa otoridad? Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Ma'am, wala ka kasing lisensya, ma'am eh. Nananakit kayo, te. Mabilis na tumaas ang tensyon sa pagkatalo ng babae ito at nang sumita sa kanyang traffic enforcer sa Osmeña Highway sa Malate, Maynila kahapon ng umaga. Pilit kasing kinukuha ng babaeng motorista ang kanyang ORCR mula sa enforcer. Nagpatuloy pa ng ilang minuto ang pagmumura at pananakit ng babae sa enforcer. Yan ay habang nagkukuminit na ibalik na ang ORCR ng sasakyan. Nahatak mo ako pa may isip ka talaga. Ay, ikaw may kasalanan, nahatak mo ako eh. Nahatak mo ako. Traffic enforcer na si Marcos Ansores Jr. Pinara nila ang puting SUV na minamaneho ng babae para sa violation na beating the red light. Pero hindi ito huminto at hinabol pa nila hanggang makarating sa Estrada Corner Osmeña Highway at nahingan na nila ng lisensya ang babae. Photocopy lang ang kanyang ina ipakita. Paliwanag ko naman po, hindi po valid po yung Xerox. Kailangan po namin is driver license po talaga kasi hindi pwedeng tikitan yung Xerox. Kaya temporary may impound yung sasakyan. Base sa photocopy ng lisensya, Pauline May Altamirano ang pangalan ng babae. Pero may mga dala siyang ID na ang pangalan doon ay Maria C. Hola. Sabi pa ng babae na nagpakilala bilang dating model. Sa boyfriend daw niya ang sasakyan at tinakas lang niya ito. Dahil sa insidente, nagkagalo sa mukha si Ansores. Pero pinit daw niyang pinairan ang maximum tolerance. Pipigil po talaga. Talaga kasi yun po ang ano sa amin, bilin ka, bilin po. Huwag kayong maging arrogante. Low abide pa rin po. Nakakulong ngayon sa MPD, Special Mayor's Reaction Team, ang babae. Maharap siya sa mga reklamong direct assault, resistance, and disobedience to a person in authority at driving without license. Sana po unawain din natin yung mga traffic enforcer natin na 12 oras nakatayo sa initan at nagsasakripisyo din yan. At the same time, yan yung pinakasimpleng batas eh, batas trafiko. Naka-inbound na rin ang Toyota Fortuner na minamaneho ng suspect na tumangin ang magbigay ng pahayag. Viniverify na rin ng MPD Smart ang totoong pagkakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Kadalasan, ang reaksyon naman natin no, pag may ganyang sitwasyon, no, tatlo yan. Una, pag alam mo mali ka, ibibigay mo na ng lisensya or kung naman, di ba, kung hinihingi, right? At kung lalaki naman, nagkakamata ulo. Mm-hmm. Kung babae, paano ang ginagawa minsan? Dapat kasi minsan, idaan na lang siya pakiusap. Baka naman kasi talaga may pinagdaanan siya nung araw na yung nalimutan niya, yung wallet niya, di ba? Yes. So, pwede nga makiusap ng sandali. Pero, kukunin mo pa rin yung ticket, tatanggapin mo pa rin. Oo, pero si enforcer. Pero, kailangan we have to give it to the traffic enforcer na talagang nag-practice siya ng maximum tolerance. Okay. Nakaganon. Naki, diba, nakikita mo na talagang kinikwelyohan na siya pero hindi siya pumapala. Kaya kuya, saludo kami sa iyo for doing your job at 12 hours, halos 12 hours na nakatayo sa daan. Yes.